Ang kakaibang ganda ng mga isla ng Balabac, talaga namang nakakaakit ng mga biyahero mula sa iba't ibang dako ng mundo. Ito rin marahil ang nanghalina sa mga sinasabing unang mga nanirahan sa mga isla nito, ang mga mulbog. Ang mga mulbog ay ang indigenous people o katutubo ng mga isla ng Balabac. Sinasabing ang mga ninuno nila ay mula pa sa Borneo at napadpad dito bago pa dumating ang mga Kastila. Pero hindi raw nila malilimutan ang ilang kaugalian na talaga naman tatak mulbog at ipinamana pa ng kanilang mga kanununuan. Tulad ng mga sayaw ng pang-alay o sayaw ng pagdarasal. Ang pangalay, ginagawa kung may mga okasyon kami, halimbawa may mga kasal, mga pasasalamat. Ang ibig sabihin doon, naghahingi kami sa mga hindi natin nakikita na sana huwag tayo pakialaman para mapalayo yung mga masasama. Ginagawa namin yan, halimbawa magkaingin kami, may mga dasal. Halimbawa, yung mga bungang kahoy namin, pinapagdasalan namin, pinabawal namin magsuot-suot yung mga ibang tao dyan sa gubat. Ganyan. Pero ngayon, hindi na yung nagagawa yung mga pagbabawal. At ang sayaw ng tarok, na sinasayaw lamang kapag may karamdaman ang isang mulbog. Halimbawa po na matagal na mga isang linggo na kahit gamutan po ng mga doktor o kaya mga albularyo, hindi na magaling. Minsan po ginagawa ng ganun. Yung paglatag ng ganun ng ito, kunwari dinasalan ko ito bago habang kinukuha niya, inaagaw ko. Pag yung naagaw na niya, yun na, nasaktan na siya. Kunwari yung nalipong siya, bago sinamburan ko naman dinasalan. Kaya yung ginatapik niya ako, nagagalit ako, sige lang niya ako kabiro, kahit ayaw ko biruin, ginabiro pa rin niya ako paulit-ulit. Kaya yun lang sinampal ko na rin siya. Bukod sa mga katutubong sayaw, isa pang pamana ng mga mulbog ay ang paggawa ng damit o tela mula sa balat ng kahoy, na tinatawag nilang badyo mulmog. Sa ngayon, mangilan-ngilan na lamang ang may alam kung paano gumawa nito. Dahil na rin sa modernong teknolohiya, hindi na nila kailangan gumamit ng balat ng kahoy dahil may tela na. Nangangamba ang mga mulbog na unti-unti nang malilimutan ang mga pamanang ito ng kanilang mga ninuno. Kaya natutuwa silang ipakita ito sa mga turista para patuloy itong manatili sa kamalayan ng komunidad. Ang sayaw at telang kahoy ay may espesyal na dahilan para gawin at masilayan. Meron namang pagkaing mulbog na kahit araw-araw ay pwedeng tikman. Ito ay ang jack at ang pinyaram. Mga karaniwang pagkain ng mga mulbog na makikita rin sa ibang lugar tulad ng Sulu, Tawi-Tawi, Borneo, Malaysia at iba pa. Kung hindi ko nakakita yung finished product, hindi ko maintindihan yung ginagawa nyo, Nay. Pero nakita ko yung finished product at parang sinulid po yung mga nagiging itsura niya. So kailangan nyo gawin yan. So ano to? Parang nyog, tas binutasan nyo. Ano bang tawag dyan? Ja. Spell, ja as in J-A. Ang tagal nyo na pong ginagawa to? Ano? Ang tagal? Simula akong natutuwa ko yung sananay. Sananay. Ano po ingredients yan? Wala po, asukan lang po bago sa spice. Bigas po, galapong yan. Ah, so bigas, asukal, yun lang po? Po, sir. Tubig? Tubig po. Kailangan po, sir, pupukin mo
Kailangan mo pupukin. Kasi hindi rin po siya basta-basta maglabas. Kailangan malabnaw. Bago ilalagay po gano'n. Ayun! Para masyado malasin. Okay lang? Hindi ba pwedeng? Napay ko na eh. Malamig na po. Malamig na? Yung apoy, hindi magbuo. Gano'n na po yun. Pwede ko bubuang tikman yung... Ito po ba? Ito po? Ito? Kahit saan? Kahit saan? Sobrang tamis. Alam mo malutong. Pwede mo halos sa ice cream. Apurado. Pwede naman tayo dito! Ano pong niluluto natin? Ito po, pinyaram. Tawag namin pinyaram. Pinyaram? Opo. Ano po ang ingredients ng pinyaram? Rice flour po siya. Rice flour? Asukal. Sukal? Tubig. Or gata. Madaming mantika. Tsaka maglalagay kayo ng parang butter. Yun yun. Tapos yun yun. Naito na po ang punis na. Mabilis na po siya man ito, eh, no? Parang ito 100 or 200 years old na itong kawali niyo, no? Malamang ganun na po. Kasi kawali pa po yan ng mga ninuno namin. Yun! Mana. Pwede ko bang tikman yan? Oo. Oh. Pancake. No. Oh, basta chicken pancake. Pancake na mas konti yung mga ingredients na simple, mas tipid. Pero kuminsan, mas masarap yung simple. Kaya na pagbagong luto. Opo. Malambot po siya pagbagong luto. Mm. No. As I mentioned before, nung nagkaroon tayo ng mini room raid, itong area na to, wala naman talaga silang electricity. So, yung gumagana ngayon ay bibig ko. Yung gumagana ngayon ay generator. You know, to power the whole house, pagluluto natin. So habang nagluluto tayo dito, baka meron kayong narinig na rrrr, generator po yun. Stop!